Mahal kong mag-aaral. Natapos na naman ang isang markahan para sa taon na ito. Pinabati kita na may ngiti sa aking mga labi sapagkat napagtagumpayan mo na naman ang isang markahan at ikaw ay nakadalawa na. Konti na lang, malapit na nating matapos ang taong panuroang ito. Binabati rin kita dahil na-survive mo ang mga hamon ng distance learning. Naalala mo ba yung mga unang linggo ng markahang ito? Marami kang naranasang challenges. Tulad ng di ka makapasok sa Google Meet class kasi ang sabi mo ay mahina signal mo. Pero hindi ako nagalit sa'yo kasi naiintindihan kita. Naalala mo rin ba yung sinabi mo na di ka makaka-attend ng online class kasi nakadata ka lang at di ka makapasok sa Google Meet class natin? Tinanong ko ang sarili ko kung dapat ba akong mainis kasi absent ka na naman. Pero di ko magawa kasi naiintindihan kita. Naalala mo rin ba yung sinabi mong naputulan kayo ng wifi with matching send ka pa nga ng picture ng wire na nakalaylay sa labas ng bakod ng bahay nyo, patunay nga na kayo ay naputulan ng internet connection? Dahil sa pangyayaring yon, napaisip ako kung paano ka pa kaya makaka-attend ng online class mo. Kaya nag-alala ako para sa'yo pero naiintindihan kita. Naalala mo rin ba yung sinabi mo minsan na kaya ka di naka-attend ng ating class last time dahil tanghali ka na nagising? Gusto kong magalit sa'yo at pangaralan ka pero nawala ang inis ko sa'yo kasi ang dahilan mo ay umating ka ng lamay na kamag-anak niyong namatay. Kaya naiintindihan kita. Naalala mo rin ba yung araw na tinawagan kita pero ang nakasagot ay nanay mo na kung saan ay nasa kalsada pala at nagtitinda? Nakaramdam ako ng hiya sa nanay mo kasi nakaistorbo ako sa kanya pero kinausap pa rin niya ako at kinamusta kanya sa akin. Ang sagot ko naman ay madalas na nga ang pagliban mo sa klase kaya ako napatawag upang tanungin kung ano ang nangyari sa'yo. Ang sagot ng nanay mo sa akin ay nagdulot ng kirot sa puso ko dahil nasambit niya ang mga salitang pasensya na po. Di ko na natutulungan sa pag-aaral at naasikaso mga anak ko kasi pag-uwi ko sa bahay gabi na tapos pagod na rin ako sa pagtitinda. Sa narinig ko mula sa nanay mo, parang gustong tumulo ng mga luha ko pero pinigilan ko ito sapagkat naiintindihan kita. Naalala mo rin ba yung PM mo sa akin at sinabi mo na, "Sorry po, di ako makakapasok kasi wala po akong load," at nasambit mo na magbabiyahe pa ang papa mo ng tricycle para may pang-load ka para sa iyong online class. Alam mo, gusto kitang sabihan na lumipat ka na lang ng modular class para di ka na rin mahirapan. Pero di ko ginawa yun sapagkat naramdaman ko ang eagerness mo na maka-attend ng ating online class at ikaw ay makapagpasa ng mga activity sheets. Dahil naiintindihan kita. Naalala mo rin ba na sinabi mo sa akin na di ka na makakapasok kasi ikaw na lang ang bumubuhay sa sarili mo? Tinanong pa nga kita kung nasaan ang magulang mo at gusto kong makausap. Ayun, sa awa ng Diyos, scene mode mo lang ako. Gusto kong mainis sa'yo pero hindi ko magawa kasi nga naiintindihan kita. Alam mo, mahal kong mag-aaral. Ako, kasama ng iba mo pang subject teachers. Sa dami ng aming nararanasan na challenges everyday dahil sa distance learning, kasama na rin ang mga pagkakataon na di mo pagpansin sa amin. Siguro nga nakukulitan ka na sa madalas naming pagpapaalala sa'yo na gawin mo ito at ipasa mo ito. Pero lagi mong tatandaan, mahal kong mag-aaral, na kami bilang guro at pangalawang magulang mo ay di magsasawa na ikaw ay paalalahanan at gabayan sa iyong pag-aaral. Alam mo kung bakit? Kasi ang hangad lang namin ay malampasan natin ang sabay ang mga hamon ng distance learning. At higit sa lahat ay makatapos ka ng pag-aaral. Kahit gaano man kahirap ngayon ang sitwasyon na pinagdadaanan mo, kaya mahal kong mag-aaral, kapit ka lang at wag na wag kang susuko.
Sabay natin abutin ang mga pangarap mo. Magtiwala ka lang. At higit sa lahat, laging humingi ng gabay sa ating poong may kapal. Ang lubos na nagmamalasakit, ang iyong guro.